buwan lang to eh. Bagong order lang, 5 buwan lang eh. Tapos yung dati, kasi yung 5 buwan na yun, ang gate ng tunog, in-overhaul. Oh. Pero pinilit ko iuwi ng kwan eh. Inuwi rito eh, kasi galing Bicol. Ah, galing. Pinilit ko. Pero ngayon, dyan ako dyan sa River Drive lang, Lumagitik. Malakas. Natin, tunog. Ito yung ito trouble natin mga boss. 5 months pa lang in-overhaul to, pero ganito na ang tunog ng kanyang makina. Tama, galaw. Lakas. Dito nga mga boss, ang ginawa ko ay binulot ko yung mga sakit ng injector. Tinitingnan ko kasi dito kung nagre-react yung mga fuel injector niya. So, ayan. Nagpisahan natin sa 1. Ayan, hanggang 3 and 4 po yan. So, dito sa pagtitest natin ay gumagana naman yung kanyang fuel injector. Kaya, decide ko talaga rito ay bubuksan namin yung kanyang makina para makita talaga natin kung bakit nagkakaganito yung tunog ng kanyang makina na sobrang ingay. Mga siguro mga 9 months ko na yata pinakawin niya calibrate eh. Basic anong troubleshoot muna tayo, unahin muna natin fuel injector. Yan ang problema niyan. Papabunot ko muna, may tester naman ako eh. May pampresuro ako dyan. Bigla na lang yan oh. Oo, dyan lang sa River Drive. Inuwi mo yun, 9 siya. Oo. Dito lang sa River Drive, sa may likod ng Solius to. Nagkaganyan. Papabunot ko muna. Ano, papakalas natin? Oo. Para ma-check ko. Para ma-check ko. Kontakin ko lang yung mekaniko. Bago turbo niyan. Nagpagpahan turbo. Ah, ganun? Ay, sobrang usok. Ay, oo, yung maitim. Kapalyado o gumagano. Wala tayo buli eh, parang kaya talagang 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 kaya. Sige, papakalas ko muna. Naglalagat ako. Pagkatapos nga nating i-check yung kanyang fuel injector, so sinalang po natin sa tester. So goods naman yung kanyang fuel injector. Dahil 9 months pa lang daw to ay pina-repair niya yung mga 4 na fuel injector dahil dun sa usok. Pero ang nangyari mga boss, dahil yung usok pala na nagkukos dito ay yung kanyang turbocharger sira. Ngayon, ayan, nabuksan na nga natin. Ayan, tingnan nyo mga bossing. Ayan, lagatok. Dito merong konti pero pinakamalakas tong number 1. Andiyan ah. Nagpalit asan tama niyan. Isa lang may tama rito para may lining eh. Ito yata eh. Ito may tama. Konti lang yun. Ito wala itong mga tama to eh. Oh. Ito lang may tama eh. Oh. Ito lang oh. Ito oh. Ito walang tama to isa. Wala yan. Sinapalto niya rin to eh. Ah, ganun? Pinadalawa niya na eh. Sayang. Yan, habang nagkakalas nga kami ng kanyang makina, ayan, pinakita niya sa akin yung mga pinapalitan ng kanyang dating mekaniko, yung dalawang camshaft na napansin ko ay gas-gas lang ang naging problema, hindi naman baluktot yung dati niyang camshaft, pero pinapalitan. Ayan, so, tiyanay kong maigi yung piston talagang lumalagatok po. Tapos napansin ko dito mga bossing ay yung cylinder number 1 niya o yung kanyang liner ay kumamot po yung piston. So ipapakita ko mamaya sa inyo, bubunutin namin yung piston nito. Titingnan natin yung tama nito kung gaano kalalim. Number 4, ayan. May langis na lumulusot.
Tignan natin yung 2 and 3. Oh, wala to. Wala. So ito talaga, number 1. Tsaka number 4 ang tama. Ayan, punta naman tayo dito sa sitwasyon ng kanyang cylinder head. Dito mga boss ay napansin ko sobrang luwag po ng kanyang mga valve clearance. Hindi po pare-parehas. Pero wala naman siyang tukod, no? May mga clearance siya. Yung iba, sobrang liit ng clearance. Yung iba naman, sobrang laki mga boss. Kaya sinasuggest ko rin na ipa-valve setting namin yung kanyang cylinder head. Ayan, pinabunot ko na nga yung piston number 1. Ayan, tingnan nyo yung kamot nung liner mga bossing. Umaaray na talaga yung may-ari dito sa gastos. 4 na piston din pinalitan ito nung bago siya nagpa-overhaul. Ayan, yung number 1 kumamot na naman mga boss. Oh. Tingnan nyo yung tama sa gilid. Sobrang lalim. Ayan, dito naman sa side na to. Ayan, so ang lalim din. Dito may reserba nga siyang piston, yung pinagpalitan, 2 ay buo pa naman. So yun ang ikakabit natin sa kikiusap nga yung may-ari dito na kung kaya pa ihuning yung kanyang liner ay ipapahuning na lang. So naintindihan ko at talagang malaki na talaga ginastos nito. Ayan, gagawin ko rito mga boss, ipapahuning ko muna to, tapos ang ilalagay natin na piston ring oversize para kung mahuning man ay makukuha pa rin natin yung tamang clearance. Kaya kung dati standard, so ang gagamitin natin ngayon ay 0.25 para makuha pa rin natin yung tamang clearance. Tama. Cut nga. Okay to. Napuruhan lang talaga itong number 1. Eto, ayan. Napahuning na nga natin mga boss, yung pinadaanan na rin natin yung 4 na butas. Ayan, para talagang maalis yung mga gas-gas na maliliit. So yung number 1 lang talagang sobrang lalim. Ito yung piston na pinagpalitan para hindi na gumastos si boss dito. Ayan, yan yung gagamitin natin. Isa lang naman ang kukunin natin dito. So 2 yung reserba niya. Ayan. Tapos ito naman yung piston ring natin. Ayan, 0.25 na yan. Ako nang bahala magbawas ng gap nito mga bossing. Ayan, yan. Ayan, tingnan nyo, na-assemble ko na yan. Ayan. Pagmasahin nyo mga boss, wala nang kakalog-kalog. So ayan, pinaikot nga natin yung ano na ulit natin, yung crankshaft para tumaas yung 1 in 4 para kalugin natin ulit. So yan, ganda na ng ano niyang bossing mga boss. Setting natin dyan. Ayan, so dito i-update ko kayo mga boss pag natapos yung ating cylinder head. Kasi dito ay pina-valve sheet at valve clearance ang gagawin natin doon sa cylinder head. Ayan, wala nang kalagutok-lagutok yan mga boss kung dati sobrang lakas. Ayan, so update ko kayo mga boss pagka natapos yung cylinder head at papaanda rin natin to. Titingnan natin yung dating andar niya at ngayong na-repair na natin kung mapapatahimik natin yung kanyang makina.